Naniniwala ka ba na mas marami ang naa-addict sa asukal kesa ilegal na droga? Ilan ang populasyon sa Pilipinas? Nasa mahigit 105 milyones. Ayon sa 2017 report, merong 3.7 milyon na kaso ng diabetes. Samantalang, ang bilang ng mga drug addicts ay nasa 1.7 milyon. Alin ang mas marami? Anong koneksyon? Wala, nabanggit ko lang. Isipin mo na lang, ilan sa iyong mga kakilala ang addict sa Starbucks, milk tea, fast food, at kung ano-ano pang matamis. Unang-una, ito ay legal, mura, at madaling mabili kahit saan, kahit anong oras. Kilala mo ba si Lady Gaga? Alam mo ba na kapag sugar addict ka, ay magiging ka-level mo ang itsura ng sapatos niya? Dahil pareho kayo magkakaroon na... Yun nga lang, dambuhalang pimples ang tagtag sa'yo. Ang biglang pagdami ng sugar at insulin sa katawan ay nakakapagdulot ng pamamaga sa balat. Pati kolesterol mo pinaparami ng excess sugar, kaya ito nakakataba. Gusto mo bang tumalino kaysa sa teacher o boss mo? Pwes, umiwas ka sa sweets overload! May mga pag-aaral na nagsasaad na apektado ang memorya ng mga may dugong puro asukal. Mahihirapan makagets ng bagong lesson sa eskwela. Dapat, bawas-bawasan mo ang hilig mo sa nakakapaglaway ng mga desserts. Sigurado ako, alam mo nang dapat limitado, pero... Bakit go ka pa rin ng go? Kaya ka-crave ng crave sa unhealthy sugar ay dahil wala kang nakukuhang nutrisyon sa katawan. Kaya napaka-importante ang pagkain ng mga prutas at gulay. Kasi iyan naman talaga ang kinakailangan ng katawan mo. Ang essential vitamins, minerals, at ang tinatawag na healthy sugar. Iyan ang dapat ika-addict mo! Bakit hindi mo simulan baguhin ang maling pagkain at ipalit ang tamang complex carbohydrates? Huwag ka nang masanay sa white bread. Piliin mo na lang ang whole grain bread. Imbes na sugary cereal, humanap ka na lang ng pangit. Humanap ka ng pangit. Ibigin mong tunay. Sorry na LSS, bumili ka na lang ng oats. Palitan ang mga artificial ng mga organic. Fresh fruits, fresh gulay versus preservative. Tandaan mo, ang may maayos na kalusugan ay mapera. Magkasos kasi magkasakit.